Ang kapistahan po ng Annunciation ay napakahalaga sa ating kwento bilang Kristiyano, sapagkat ang Annunciation ay simula. Simula ng mabuting balita. At ano ang mabuting balita? Dinadasal po natin ito sa Angelus. The Word was made flesh and dwelt among us. Mahalaga ito para sa ating panahon, sapagkat ang panahong ito ay nag-uudyok sa atin para tanungin, nasaan ang Diyos? Bakit mahalaga ang simula? Una, ang simula ay nagbibigay sa atin ng ugat. At sa ugat, makikita natin kung sino talaga tayo. Anong itinuturo ng Annunciation? Na ang Diyos at ang tao ay naging isa. Anong tinuturo nito? Na tayo bilang tao ay hindi lamang taong may katawan, tayo ay katawan at kaluluwa. Tayo ay espiritu at katawan. Tayo ay nakikita, subalit mayroong bahagi ng ating pagkataong hindi nakikita. I am a body, I am also a soul. Ang misteryo ng Annunciation ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sa sinapupunan ng Birhen, hindi lamang isang sanggol na tao, kundi sanggol na tao at Diyos. Diyos at tao. Iyon ang simula. Ang simula ay nagbibigay din sa atin ng gabay sa pamumuhay. Nagbibigay ng ugat kung sino tayo, nagbibigay ng gabay sa pamumuhay. Na bago ang buhay ng mahal na Birhen dahil sa Annunciation. Na bago sapagkat pinasok ng Diyos ang kanyang puso. Na bago sapagkat pinapasok niya ang Diyos sa kanyang kalooban. Sa pangkaraniwang takbo ng buhay, ang anak sumusunod sa magulang. Sumalit sa naging takbo ng mahal na Birhen, yung ina sumusunod sa kanyang anak. Ang unang alagad ni Jesus ay ang mahal na Birhen, sapagkat bago pa man ipinaglihi ng Birhen si Jesus sa kanyang sinapupunan, ay pinaglihi na si Jesus sa kanyang kalooban. Una, ang simula ay nagbibigay sa atin ng ugat kung sino talaga tayo. Pangalawa, ang simula ay nagbibigay sa atin ng gabay paano mabuhay. Subalit sa huli, ang simula ay nagbibigay din sa atin ng pakpak. Kapag mayroong sinimulan, mayroong magwawakas. At lahat ng may simula ay may wakas, maliban lamang sa Diyos, sapagkat Siya ang simula at ang wakas ng lahat. At ano ang naging wakas ng kwento ng mahal na Birhen? Nagsimula ang kanyang kwento sa pagbati ng anghel, "Hail, full of grace, the Lord is with you." At paano nagtapos ang kanyang kwento? Sa pamamagitan ng kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit, kaluluwa at katawan. We started with the Annunciation and it leads us to the Assumption. They are two sides of the same story. At ang Assumption ay hindi katapusan ng kwento ni Maria, kundi bagong yugto ng kwento ni Maria na simulan noong siya ay batiin ng anghel. Tingnan po natin ang tatlong ito. Una, ang Annunciation ay nagbibigay sa atin ng simula, ugat tungkol sa sino tayo. Pangalawa, ang Annunciation ay nagbibigay sa atin ng simula,
upang gabayan ang ating pamumuhay. At pangatlo, ang Annunciation ay nabibigay sa atin kung paano tayo magwawakas. Full of grace, assumed into heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars. Ilapat natin ang aral ng Annunciation sa nangyayari sa ating panahon. Una, ang Annunciation ay ugat. Ugat kung sino talaga tayo. Sino talaga tayo? Tayo ay kaluluwa at katawan. Ano talaga ang mundo? Ang mundo ay hindi lamang para sa tao. Naglalakad ang Diyos kasama ng tao. At sa simula't simula, alam natin na ang tao at ang Diyos ay iisa. Sa tindi ng ating pinagdadaanan ngayon, tinatanong natin, God, where are you? Siguro, mas mahalagang tanong ay, man, woman, where are you? Sapagkat ang Diyos ay hindi gumagalaw sa kanyang pagmamahal sa atin. At kung sa ating pinagdadaanan ay hindi na natin makita kung nasa saan ang Diyos, hindi siguro dahil umalis ang Diyos o iniwanan tayo, kundi dahil iniwanan natin ang Diyos. Pinaghiwalay natin ang katawan at kaluluwa. Inihiwalay natin ang pananampalataya sa ating buhay. Inihiwalay natin ang Diyos sa ating pinag-aaralan. Inihiwalay natin ang Diyos sa ating pamumuhay. Yung coronavirus, katulad ng Annunciation, ay nagpapaalala sa atin, hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang tao. Hindi pwedeng paghiwalayin ang kaluluwa at katawan. Hindi pwedeng paghiwalayin ang ating kalooban at ang palabas na nakikita ng mata. They are twins. They go together. And if we separate from God, we condemn ourselves to our destruction. Pangalawa, ang Annunciation ay turo kung paano tayo mabuhay. Paano nabuhay ang mahal na Birhen? Nabuhay siyang masunurin sa kalooban ng Diyos. Ano ang ating buhay? Ang ating buhay ay puno ng pagpapala. At kapag pinagpapala tayo ng Diyos, meron tayong bulong na naririnig. Kaya ka pinagpapala kasi mahal kita. Kaya ka may pagkain. Kaya may ilog. Kaya malinis ang hangin. Kasi mahal kita. Kaya ka may kaibigan. Kaya ka may mahal sa buhay. Kasi mahal kita. Sumalit sa pagbulong ng Diyos, di natin pinapansin sapagkat ang tingin natin sa mga maliliit na blessing na ito ay reward na pinaghirapan ko. At kung hindi tayo nakikinig sa Diyos, sa kanyang bulong, sa mga maliliit na pagpapala, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating konsyensya at sinasabi sa atin, mali yan. At sinasabi sa atin, ito ang gawin mo. At sinasabi sa atin, kasalanan yan. Makakasira yan sa iyo, makakamatay yan sa iyo. Subalit, konsyensyang nagsasalita, hindi pa rin natin pinapakinggan. Sabi ni C.S. Lewis, pains are God's megaphones to make us understand that we must listen to Him. Kung nagbingi-bingihan tayo nung tayo ay maunlad at pinagpala at malusog, at pinigil natin ang tinig ng konsyensya na nagsasabing huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, konsyensya natin ay nagsasalita, ayaw pa rin nating pakinggan. Maybe the pain, the sickness, the threat of death will jolt us, will shake us, and remember
that God is still speaking to us, human beings. Ang coronavirus at ang mahal na birhen, parehong nag-aanyaya sa atin. Huwag tayong humiwalay sa Diyos. At nag-aanyaya sa atin, huwag nating hintayin ang kirot, karamdaman at kamatayan para pakinggan ng Diyos. Kapag sa ginhawa, kapag sa pag-unlad, kapag sa magandang buhay, patuloy tayong nag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi na natin kakailangan ang pain, hindi na natin kakailanganin ang banta ng epidemya sapagkat palagi tayong nakikinig sa Kanya. Pangatlo, the Annunciation leads to the Assumption. Ang ibig sabihin po, kung papaano tayo nagsimula, yon ay nagbibigay sa atin kung papaano ang ating wakas. Anong itinuturo sa atin ngayon? Totoo ang kamatayan. At ang kamatayan ay biyaya ng awa ng Diyos. Sapagkat pumasok na sa isip natin na ang kamatayan ay solusyon sa problema na ginawa ng tao para sa kanyang sarili. No, my dear brothers and sisters, death is a gift of God's mercy. It is God visiting us at the moment of death and saying to us, enough. You have suffered enough in this valley of death. I will take you home where there is only love, no more pain, no more sickness, no more threats, no more wars, no more violence. Ang death ay biyaya ng Diyos, tanda ng Kanyang awa sa ating paghihirap. Huwag nating gamitin ang kamatayan bilang solusyon sa ating problema. Ang kamatayan ay hindi sagot sa ating kriminalidad. Ang kamatayan ay dapat nagaling sa Diyos, hindi ginagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao. What does the Annunciation teach us? What does coronavirus teach us? That pain is real. Nakaimbento na tayo ng napakaraming anesthesia, napakaraming gamot para tayo maging manhid. Subalit hindi lamang tayo naging manhid sa sakit, sa kirot. Naging manhid na rin tayo sa isa't isa. At ano ang lunas kapag tayo ay naging manhid na sa isa't isa? Diyos. To love again like Jesus. To serve again like Jesus. To worship the Lord, God our Father, with Jesus. Pain is real. At hindi natin kailangang alisin ang kirot sa ating buhay. Sapagkat ang kirot, ang pain, ay tanda na tayo ay nabubuhay pa. At sana, yung kirot na dinaranas natin ngayon ay maging daan upang maging mas palasakit, maging mas mapagmalasakit, maging mapaglingkod sa kapwa-tao, sapagkat kapag nawala na ang pain at naging manhid na tayo, hindi na nga tayo masasaktan, pero hindi na rin tayo magmamahal. My dear brothers and sisters, the Annunciation tells us who we are. The Annunciation teaches us how to live in obedience and faith. The Annunciation opens for us the glorious death, the glorious transition from earth into heaven. Panginoon, buksan po ninyong aming kaluluwa, buksan ang aming puso at isip.
tinuturo sa amin ng coronavirus na hindi namin maaaring ihiwalay ang aming sarili sa inyo. Tinuturo sa amin na dapat kaming makinig sa aming konsyensya, na dapat kaming magpasalamat sa mga liliit na biyayang tinatanggap namin, sa mga pagkakataong kami naging bulag at naging manhid at tinakasan ng mga problema ng bundong ito sa pamamagitan ng pagpatay at kamatayan. Panginoon, ibalik po ninyo kami sa tunay na landas. Lord, in your incarnation, teach us who we really are, body and soul. In your incarnation, teach us how to live like Mary, with humility and obedience. And in your incarnation, may we look at death as your gift of mercy. May we look at pain as our invitation for compassion. Lord, you are with us. Stay with us. Never allow us. To be separated from you. Never again, Lord.